So, still on global economy. So, modern world system theory attempts to explain why modernization had such a wide-ranging and different effects on the world. So, according sa modern world system theory, ano ba yung nagiging epekto ng globalization sa malalaking bansa, sa maliliit na bansa, pare-pareho ba or magkakaiba? Definitely kasi, syempre, iba-iba ng setting, iba-iba ng actors yung apektado. Iba-iba din yung nagiging effect ng globalization when it comes to different countries. So according kay Emmanuel Morris Wallerstein, analysis of the history of the capitalist world system shows that it was brought about by skewed development in which economic and social disparities between sections of the world economy have increased rather than provided prosperity for all. So according kay Emmanuel Wallerstein, sabi niya, yung effect daw ng globalization sa mundo, eh mas lalong pinalalaki niya yung disparity or yung pagkakaiba ng mayamang bansa at saka ng mahirap na bansa. Kasi nga, syempre, disadvantage talaga dun sa mahihirap na bansa dahil nga una, pwedeng malaki yung population nila, tas ang liit ng economy nila, ano pa, kulang yung resources as compared sa malalaking bansa. Tapos, papasok pa sa kanila yung mga foreign direct investments na lalong pumapatay dun sa kanilang mga local industry. Kaya, instead it provide prosperity for all the countries, ang nangyayari, mas lalong naapektuhan yung mga bansa or yung mga maliliit na bansa, mas lalo silang naghihirap dala ng globalization ng economy. Yun yung sa kanya, kay Emmanuel Wallerstein. So, economic globalization refers to the increasing interdependence of the world economies as a search of the growing scale of cross-border trade of commodities and services. Usually, may mga bansa na nagiging dependent na sila dun sa mga pinagkukunan nilang ng resources dun sa ibang bansa kung saan sila umaangkat. For example, tayo sa Pilipinas, hindi naman natin kayang mag-produce ng oil. Kaya umaangkat tayo ng oil sa Dubai, sa Saudi Arabia, na definitely mahal yung binibili natin. Ganun yung nagiging resulta ng economic globalization. So flow of international capital and wide and rapid spread of technologies. Ito pa. Maganda siya kasi wide and rapid na yung flow ng international capital at saka ng technologies. Dati yung mga bansa, ang nakikinabang dito yung mga developing countries katulad ng Pilipinas. Pero yung talagang mga underdeveloped such as mga African countries, apektado sila kasi they cannot acquire yung technology na ipinapangako ng mga mayayamang bansa kasi nga, they cannot afford it. So, historical process, the result of human innovation and technological process. So, ang economic globalization ay dala din daw ng historical process kasi nga, kung babalikan natin, even wala pang konsepto ng mga bansa, ang mga kaharian, ang mga imperyo, ang mga kolonya, nagkakaroon na sila ng kalakalan. Di ba kahit hindi pa naman kilala ang Pilipinas, meron na tayong international market. Di ba? The galleon trade, yan. Is an example of economic globalization. Tapos ano pa, nung pinuksan na natin ang Pilipinas sa world economy, nakapasok yung ibang mga product from other countries, hindi na lang sa Spain or sa Mexico, pati na din sa iba pang bansa. Increasing integration of economies around the world, particularly through the movements of goods, services, and capital across borders. So ano yan, yung mga bansa, diba, sinasabi ko nga, diba, noong nakaraan, tawag dito, no man is an island. So yung isang bansa, umaasa na siya ng product doon sa ibang bansa kasi ito lang yung bansang nakakapag-produce ng product na kailangan niya. In return din naman, inaasahan din siya ng ibang bansa para doon naman sa product kung saan siya nag-focus. Kumbaga nagkakaroon ng tinatawag nating parang toka o itong bansang ito yung toka niya sa world economy. Ito yung kanyang pwedeng export kasi ito yung meron siya.
Sa ibang bansa, ito naman yung toka niya, ito naman yung kanyang i-export. Kasi ito yung kaya niyang gawin. So yan, nagkakaroon ng economic integration when it comes to that. Economic globalization also refers to movement of people through labor and knowledge through technology across international borders. Makikita natin, mas marami na ang pagta-travel ng mga tao, lumilipat din when it comes to work or trabaho or labor. Nakaroon tayo tinatawag na job migration from one place to another. Kaya nga diba ang mga Filipino, sikat as OCW or Overseas Contract Worker or OFW or Overseas Filipino Worker kasi they can work in different areas and fields sa ibang bansa. Nakikipagsabayan tayo sa Singapore, sa Bangladesh, sa Sri Lanka. Sa pagpapadala ng mga overseas contract workers sa ibang bansa. At marami din naman talagang bansa ang pinipili nila ang mga Filipino as their employee. Kasi nga, makikita natin na ibang mga Filipino, talagang masikap sila pagdating sa trabaho nila. So according to István Vences, he has several interconnected dimensions. Ang economic globalization daw ay may iba't ibang interconnected dimensions. So ano kaya yung mga yon? World Trade Organization, a World Trade Center or World Trade Organization, business process outsourcing, yung mga call center. Yan yan. So ano yung World Trade Organization ensures that the trade flows smoothly, predictably, and freely as possible, and that their primary purpose is to open trade for the benefit of all. So, sa ang ano ng World Trade Organization or ng World Trade Center, kumbaga ito yung nagiging parang portal ng mga bansa na dun dinadala yung mga international products to be acquired by different countries. Kaya tayo may World Trade Center tayo na sa Pasay yun. So, doon nagkakaroon ng exchange when it comes to products, services, internationally. O business process outsource. Yun yan, yung call center is an example of BPO. Due to lower cost of producing specific goods or services in our country, outsourcing has become a common business strategy for many multinational firms. For example, yun nga, dahil mahal ang labor sa isang bansa, humahanap yung mga multinational company ng mga labor force sa ibang bansa na kung saan mas mura yung pasweldo or bayad. So yung mga example ng BPO na call center such as Convergys, Inspiro, yung Accenture, yung mga yan, yung mga tawag dito yung mga business process outsource company na yung mga call center company na yan. Meron silang mga international client or account. Galing sa ibang bansa, kaya nga kailangan magaling ka sa English bago ka pumasok sa call center kasi they cater accounts coming from other countries. Mas plus factor kung marunong ka rin ng ibang language na tawag dito, kinikater nung ibang BPO dun sa na may certain sa ilang bansang kinikater. For example, marunong kang mag-French or mag-German. Tapos karamihan ng account ng BPO company mo is from France and Germany. Definitely plus factor yun kapag marunong kang mag-French at German. Ano pa, mas mahal ang sweldo kasi nga international yung rate kahit papaano nile-level up internationally. Ano pa, usually din nagkakaroon lang ng problema. For example, kung mapapansin nyo, tanungin nyo rin sa ibang mga call center agent. Kapag ang karamihan ng account mo, for example, sa Amerika, pag holiday sa Pilipinas, hindi ka double pay. May pasok ka. Hindi ka pwede mag-absent. Pag holiday sa Pilipinas. Kasi nga, ang pinaka-account mo is nasa Amerika. Alam ka namang, sila tatawag sa Pilipinas, for example, June 12. Hindi naman holiday sa kanila, sa atin holiday. Tayo, walang pasok. Eh, sinong mag-aayos o mag-accommodate sa kanila? Definitely, sinusunod nila yung bansa kung saan nandun yung origin ng company. So, halimbawa, tayo, Amerika, kung holiday sa kanila ng July 4, or di kaya 4th Tuesday of November, yun yung kanilang Thanksgiving, sa atin din wala. Kasi definitely wala din namang gagamit sa kanila ng
call ng call sa call center, walang mag-a-afford kasi nga holiday sa kanila. Alam din nila na apektado yung kahit nasa ibang bansa. So, ano yung actors of that facilitate financial globalization? Nation state, global corporations, the creation of international monetary system, at, o teka, yun muna, nation state, ano yan, yung mga bansa, nari, Pilipinas, Amerika, yan yung mga nation state. So, malaki yung ginagampanan nila sa economic globalization kasi definitely, hindi na, ang isang kumpanya naman kasi hindi makakapasok sa isang bansa kung hindi siya nag-coordinate doon sa gobyerno ng bansa ngayon. For example, hindi makakapasok ang multinational company sa Pilipinas kung hindi sila nagpaalam sa gobyerno natin. Ano pa? Global corporations, yung mga multinational and transnational companies. Actors din sila ng economic globalization kasi definitely they open, yun nga, pag nag-open sila ng branch sa isang bansa, they open the work. Nagdadagdag din sila sa paglaki ng isang ekonomiya ng bansang yon. And the creation of international monetary system. Nyari, yung mga international financial institution, mga actors that facilitate economic globalization. Parang inaano na rin yan na magkaroon na lang ng isang international monetary system. Sabihin, isang pera na lang. Pero lahat kasi ngayon, nakadepende pa sa dollar. Lahat nakadepende sa dollar. Yun yung pinaka widely accepted currency. Lahat ng bansa, pwede mong ipalit sa dolyar. So, kanyari, pupunta ka sa ibang bansa, pwede mong ipalit yung dolyar sa kanila. At lahat ng bansang, yun, alam naman siya two-way eh. Pwede ka magpapalit ng dolyar sa ibang, kanyari, sa ibang bansa ka, pwede ka magpapalit sa kanila ng dolyar, ng American dollar ha, specific yun. Hindi lahat ng dolyar pwede mong ipalit sa ibang pera kasi may Singaporean dollar, may Australian dollar, may Hong Kong dollar. Iba yon, hindi mo pwedeng ipalit yun sa kahit saang bansa. Tanging US dollar lang. Tapos lahat ng pera ng ibang bansa, convertible din into dollar. Nakakuha niyo ibig sabihin ha? Kasi halimbawa yung bansa natin, convertible ang peso sa dollar. Pero, for example, naalala ko dati nung nagkaroon ng repatriation ng mga Filipino from Libya, yung bansang Libya, kasi parang pinauwi na sila dahil nagkakagulo na sa Libya. So, pinasahod sila nung pera ng Libya, parang dinar, Libyan dinar. Yung dinar, Libyan dinar, hindi mo siya pwedeng ipalit sa peso, direkta sa peso. Idadollar mo muna siya bago mo siya maipalit sa peso. Ganun din yung pera natin. Para lang maipalit natin siya sa ibang bansa, for example, o yung kunyari sa Libya nga, para maigamit natin yung pera natin sa Pilipinas sa Libya, kailangan mo muna siyang gawing dolyar para siya matanggap sa Libya. Ganon. Hindi katulad ng dollar, kahit saan ka magpunta, pwede mong ipapalit yung dollar sa ibang pera. At kung yung perang hawak mo, for example, Venezuelan Bolivar, yung pera ng Venezuela, hindi mo siya kasi pwedeng ipalit sa Pilipinas. Pwede mo siyang i-dollar muna para maging Philippine peso. Ganon ha. Add ko lang din yung euro, parang ginagawa na rin sa ibang bansa ngayon sa euro. Para maging stable sila, karamihan ng mga bansa sa Europe, gumagamit sila ng euro. Tinanggal na nila yung dating currency nila, ginawa na nilang euro. Pero marami pa rin bansa ang hindi gumagaya, katulad ng France, Germany, at saka parang recently yata ang Germany, mag-euro na din, pati ang Britain. Especially Britain, hindi pa rin sila nagpapalit ng euro. Sa Africa naman, karamihan ng mga bansa, gumagamit sila ng francs. Kasi francs, ibig sabihin pera ng France. Kasi karamihan ng mga bansa dati sa Africa ay dating colony ng France. So IMF, restore and sustain the benefits of global integration by promoting international economic cooperation or cooperation. Ang IMF kasi, if I'm not mistaken, ang pinakaiba niya sa World Bank, ha? Parang short ano lang, ang World Bank dapat ang kanyang president, yung kanyang pinakapinuno, American. Ang IMF dapat European. Both are established para ma-rehabilitate yung mundo after World War II. Parang ang World Bank, ang kanyang mga pautang ay long-term, ibig sabihin pwede yan ng 20 years, 40 years.
Samantalang ang IMF yata, ang pautang niya is parang 5 years lang. Nang short term lang. So, recent, on the next topic, I will discuss yung difference between IMF and World Bank. So, market integration allows price signals to be transmitted from one market to another. Pag sinabi nating market integration, later on, papaliwanag ko pa yung mas malalim. Pero, parang, kunyari, nagkakaroon ng pag-merge ng mga negosyo, or di kaya yung outsourcing ng mga negosyo, yung pag-branch out, it's a form of market integration. So, a well-integrated market, prices becomes more stable, household security is likely to be improved as poor household can obtain food at more affordable prices. It also helps localized food, help to avoid localized food shortages. Teka, balikan natin. Pag well-integrated ang market, ibig sabihin pag lumalawak na yung market at mas marami na yung competition. Kasi pag may competition sa isang market, makakasiguro kang ang presyo niyan magiging stable eh. At hindi lang iisa ang nagdidikta, hindi lang isang nagbenta. Kasi kung monopoly yan, for example, kuryente, ang talagang aasahan mo lang na magdidikta ng presyo ay Meralco. Kahit pa magmahal yan, wala kang magagawa. Mag-a-avail at mag-a-avail ka. Kasi nga, sila lang yung nagbebenta. It's either take it or leave it. Kung ayaw mong bayaran, maputulang ka ng kuryente. Hindi katulad kapag well-integrated ang market, merong competition, definitely, napapababa yung presyo. So, international financial institutions play major role in the social and economic development programs of nations with developing or transitional economies, advising on development projects, funding and assisting in the implementation of the following goals and objectives. So, yung mga international financial institution, minsan, di ba, ang IMF at saka World Bank, para maayos ang Philippine economy, may mga suggestion muna siya bago magpa-utang. Halimbawa, alam ba yung VAT, dati VAT, ang value-added tax or VAT ay 10% lang. Pero during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, naging siyang 12%. It is because of the advice of the IMF na dapat dagdagan niyo yung VAT ninyo para makasingil kayo ng tax sa tao at magkaroon kayo ng kakayahang makabayad. Ang K-12, ang K-12 kung saan kayo ang kauna-unahang batch. Kayo pala ang pangalawang batch. Sa K-12, kaya siya ipinatupad nung panahon ni President Aquino, Noynoy, para makautang ulit sa IMF. Isa to sa mga policy suggestion ng IMF. International financial institution also help to reduce global poverty and improve people's living condition and standard. It also supports sustainable economic, social, and institutional development, lalo na sa mga developing countries. Kasi nga, nakikialam sila sa mga policy making ng ibang bansa na kung hindi nyo susundin to suggestion na to, hindi namin kayo pauutangin. So, nagkakaroon siya ng effect. It also promotes regional cooperation and integration. So, this is the last topic for the midterm, I think. Do your work. Nandun na siya sa module. Pass all your work so that I can grade it. Thank you and God bless you. Hope you learn something.